Sa paggawa po ng bato-bato sa wall ay papahiran lang po natin ng semento paunti-unti gawing basa para madaling hulmahin. Pagkatapos nun, hindi na natin kailangang barahin para maging pantay ano. Kasi ang bato-bato nga hindi naman pantay. Para magmukha talaga siyang bato. Makikita nyo may mga part na mataba, may palubog. Yan. Makikita nyo mamaya na mas magiging bato-bato ang itsura nito kapag hindi pantay yung ano. Nilagay natin halo cement doon sa pader. Mga boss, naumpisa na natin i-shape ng kaunti yung mga bato. May mga part na malalim, may part na mga kapal, mga bumilog, mga part na bumilog para ginagaya natin yung shape talaga ng bato. Pagkatapos, mamaya lalagyan na natin talaga siya ng shape. Kakaskasan natin yung mga part na maging emphasize na maging mukhang bato siya. Maganda rin design ito sa mga part ng kusina, pwede rin sa harap ng bahay, saka mapakadaling gawin nito, hindi mo na kailangang sundin yung tuwid, ano. Basta pabilog-bilog lang, parang ganyan. No? Kahit sino yan, pwedeng gumawa ng ganyan, napakadali lang. Tapos kung nagsawa na kayo sa kulay na pwede nilagay ninyo, pwede kayong magpalit ng kahit anong kulay dun sa mga bato na ilalagay natin, na gagawin natin. Kung nagsawa na kayo sa ganitong kulay, pwedeng i-adjust ka agad. Parang bago na naman. Yan yung advantage ng parang bato-bato. At magandang tignan. At napakamura. Ano? Semento lang kailangan mo. Hindi mo na kailangan magpa-tiles. Thank you.
kung titignan yung mga boss, madali lang gawin. Gagamit lang tayo ng ganito, alambre. Tapos kinukukod lang natin to, kinukuskus lang natin. Yung shape ng bato, kaya ng bahala kung gaano kalaki. Pwedeng mas malalaki, pwedeng mas maliliit. Tsaka depende rin sa inyo kung gaano kalalim. Basta kudkudin nyo lang ng ganitong alambre. Yan. Tapos, pag naabot na natin yon, maglalagay na naman tayo ng halo. Pagkatapos, ulit-ulit natin yung mag-shape ng ganito. Yan. Pwedeng pabilog, pwedeng medyo square. Yan. Alam nyo naman siguro kung paano yung itsura ng bato. Yun ang pagkita ko sa inyo. Mas, ano, mas may mga part na mauumbok, mas maganda. Parang halimbawa, ganito. Mas nagmumukhang bato siya kapag medyo, ano, makapal yung, makapal, tapos may mga part din na palubog. Yan, para magmukha talagang bato. Okay mga boss, tignan nyo po yung mga ginagawa natin kung papaano. Pagkatapos nyo tapalan ng mga makakapal na parts, may makapal, may palubog, may iba pa mas makapal pa, may palubog. Yan. Ang gagawin lang natin, susundan lang natin yung mga part na magandang gawing maging bato. Halimbawa ito, medyo mumbok siya, di ba? May part na malalim. Yung part na malalim, pwedeng maganda siyang gawing ano, siya yung ano, gagawa natin ng linya. Tapos ito yung magiging mukhang bato. Parang ganito po. Yan. Pabilog. Gagawin natin ngayon. Yan. So yan. Ang gagawin lang natin, kukudin lang natin ng mas malalim kung maaari. Para mas may shape. Yan. Okay. Tapos, kapag masyadong, ano, masyadong diretso siya, gagawin natin round. Kakaskasan natin ng konti para maging mukhang bato talaga. Gumagamit tayo ng kutsara para dyan. Okay, gamitin natin ng kutsara. Ang ginagawa ko mga boss, kinakaskasan ko ng konti para medyo bumilog siya, no? Yan. Tapos ito rin sa baba. Ang purpose niyan mga boss is para magmukhang round. Tapos, ang gagawin lang natin, babrush natin. Kapag binrush natin, mag-i-smooth. Ito mga boss, ginagamit natin. Basahin nyo lang yung brush nyo, tapos ipahid lang po. Yun. Ganyan lang kadali mga boss, dali-dali lang. Sigurado kahit kayo ay kayang-kaya nyong gawin. At saka napakatipid pa nito. Yan. So, paulit-ulit lang mga boss, isusunod naman natin, ito yung katabi niya. Oh, so, gagawin lang din natin ng shape ulit, pabilog or medyo pa-square. Depende sa inyo kung anong mas gusto nyong design o shape ng, ano nyo, design ng palitada ninyo. O, ganyan, oh. O, yan. Madali na lang siyang gawing parang bato. Kuskusin lang natin, ganyan ulit, parang kanina. Tapos, bawasan natin yung gilid niya para mag-round. Medyo bumilog ng kaunti, parang bato talaga na naipit ng semento. Yun. Tapos sa kaninyo, i-brush na naman. Mahalaga na i-brush para ano, matabunan yung part na kinuskusan para mas maging parang totoong bato. Tsaka, mas magiging mas maganda siya mga boss na mas magiging mukhang bato talaga kapag may mga part na hindi siya plain. Ano, may mga part na palubog. Parang ganito ito. Magandang gawing bato ito. I-shape natin ng bilog. Itong part na to, hindi siya plain na bilog lang siya. Hindi, may mga part siya na malalim, mataas, mumbok, may mga hindi. Kaya ang magandang gawing parang bato. Susunod na natin. Ang gagawin lang natin, kakaskasan pa natin to para may dugtong doon. Tapos next ito. Nagtimpla tayo ng panibago. Kasi medyo kumulang tayo ng ano, ng semento. Bali mga boss, ang nagamit na nating ano, semento dito
sa part na yan, yan lang, yung part lang na yan is isang timba. Plus ito, para matapos yun, mga dalawang timba ang nagamit natin para sa design ng ano, pader na ito. Kaya sulit na sulit. Ano? Sa dalawang timba ng buhangin, may magagawa ka ng design sa bahay mo. At isa pa, napakatipid. Tsaka, hindi mo na kailangan bumili ng tiles para magmukhang maganda. Madali rin i-adjust. Pwede kayo magpalit ng kulay kahit kailan nyo gusto. At tuturuan ko kayo kung ano yung mga tamang kulay na dapat ilagay sa mga ganitong design para magkaroon kayo ng idea. So yan na nga mga boss, natapos na natin yung ginagawa nating semento na ginawang bato doon sa ating pader. At makikita nyo naman ang resulta, maganda naman yung kinalabasan. Iba-iba yung size ng batong ginawa natin, may malalaki, may maliliit. Kung gagawa kayo, nasa sa inyo na yan kung ano yung gusto nyong gawin. Kung malalaki ba lahat, may maliliit. Pero pwede nyo rin gayahin yung ginawa ko. So, uulitin ko mga boss, dalawang timbang buhangin ang nagamit natin para dito sa design na ito. Kaya, malit lang yung nagastos natin, nagamit natin. Katipid na, maganda pa yung nagawa natin. Okay, may tip lang ako sa inyo mga boss para mapagmukhang bato. Pansinin nyo dun sa ginawa natin, meron kayong makikita ano, mga part na hindi pantay-pantay. Yan ang sikreto natin.
wag sadyain ninyo na hindi maging pantay yung paglalagay ninyo ng semento. Hindi nyo na kailangan maging plain na plain, ano, kasi kapag plain na plain, hindi siya halatang parang bato. Pag may mga ano siya, mga part na nabubog, mga ano, mapapansin nyo naman, di ba? May mga biglang lumalim, may mga guhit. Yan ang kailangan natin para pagmukhang parang bato. Ipapakita ko sa inyo ng malapitan, mga boss, para maobserbahan ninyo kung ano yung ano, ginawa natin. Okay, mga boss, pipinturahan na natin ngayon yung ginawa nating design na bato-bato. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga magandang kulay na gagamitin kapag ganito ang gagawin yung design sa bahay ninyo. At naghanda na rin tayo ng mga ano, ng mga gagamitin nating pintura. Itong mga to. Yan, itong mga yan. Mga dark gray ang ginagamit. Ginawa akong mga kulay, mga combination ng kulay para dun sa mga bato natin. Kasi pagdating sa bato, kailangan maging gray siya. No? Nagbabago lang yung kulay niya. May sun gray, red gray, blue gray, green gray. Yun yung mga bagay dun sa mga bato na design. Sa pagpipintura, mga boss, unay natin gamitin is yung ano, pinagmix ko na gray, tapos hinaluan ko siya ng konting red para magbuka siyang ano bang tawag ito? Red gray? Parang ganun. Ang gagawin lang natin, unahin natin papalit sa ibabaw ng ano, ibabaw ng bato. Ang gagawin natin isa-isa. So hindi siya magkakadikit, hindi lahat puro ganitong kulay. Babago-baguhin natin para ano, magkaka-complement siya. Hindi siya boring tignan. Okay, nakalain na natin yung isang ano, isang bato. Lalampas tayo ng mga dalawa o isa na pagitan ng bato, tsaka natin ulit pipinturahan ito. Para medyo magkalayo sila. Ang kagandahan dito, mga boss, kapag ganitong design na bato-bato, nire-recommend ko siya na gamit, pwede niyong gawing ano, design dun sa bahay ninyo. Recommended ko kasi every time na magsasawa kayo sa itsura ng design nyo, pwede kayong magpalit agad ng pintura nang hindi gumagastos ng malaki. Kasi ilan lang ba kaya kakainin ng pinturang ito? Hindi ka gagastos na, mga 300 pesos lang. Nasa 300 pesos lang, pwede mapapalitan muna ng pintura yung isang malaking pader. Ito malit lang to, kaya malit na yung gastos. Pero pag malaking pader, maliit lang din ang gagastusin compare sa mas mga komplikadong mga disenyo tulad ng tiles. No? Pwede kayong magpalit ng kulay every time na nagsawa na kayo. Pwede rin kayong mag-try, mag-experiment ng design na gusto ninyo. Kahit anong kulay na ilagay ninyo, okay lang. Pwede nyo rin gayahin itong ginagawa ko kasi ito yung mas gusto kong kulay para sa bato. Mga boss, katulad ng nakikita ninyo na ginawa natin, yan. Yung ginawa natin dyan sa mga bato-bato, may pagitan sila. Mga ganyang kalalayo is okay na para sa iba't ibang uri ng kulay na ilalagay natin. So, panoorin po ninyo kung paano ilagay yung iba't ibang kulay dyan sa design nating bato.
So yan na po mga boss, natapos na nating pinturahan yung mga bato-bato doon sa ating wall. So yan po yung ginawa ko sa mga bato. Kanya-kanyang diskarte na lang kung anong gustong design, kung anong kombinasyon ng kulay ang gusto ninyo. At yan po yung kinalabasan ng ginawa natin. Abali, pinagsama-sama natin yung ibang kulay sa bato. Tapos ginamit nating kulay black is yung doon sa mga ginawa natin itim ito mga boss. Pwede naman kayong gumamit ng mga dark gray o kayo nang bahala kahit anong gusto nyong kulay. Pero sa video na to, ang ginamit ko is black para mas lumabas yung kulay ng mga bato. Mali mga boss, ginamit ko dito is brush. Binrush lang natin pa mga to. Tapos pinatungpatungan lang natin ng mga konting ano, konting mga kulay. Lalo na yung kulay puti, kumbaga parang reflection. Pagkatapos itong mga gilid, mas magandang gumamit kayo ng mas maliliit na mga brush kasi mahirap siyang ano, mahirap na i-brush kasi maliliit nga. Pero advice ko din, pwede rin namang mauna yung kulay itim bago yung mga bato. Pero nasa inyo na yun mga boss sa pagpipintura.
Pwede nyo sundin tong ginawa ko, o kaya naman meron kayong sariling diskarte. So mga boss, ipapakita ko sa inyo yung kabuuan ng pader na to pagkatapos nating madesignan yung taas sa kababa. So yan po mga boss, yan po yung itsura ng ating wall. Kung napanood nyo po yung paggawa ng tabla, maganda naman ang naging kombinasyon nila. Kaya kung gusto nyo yung gayahin to mga boss, pwedeng-pwede nyo yung gawin. O, yan. Maraming salamat po sa panonood ng video na to. Kung nagustuhan nyo po ito, mag-like po kayo, saka subscribe na rin po kayo. At sana po yung nakatulong, comment po kayo kung nagustuhan nyo ito. Ito po yung kabuuan ng ating ginawa.